Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Alam ko po na sa umagang ito, masaya po tayo dahil narito po tayo sa church ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago po tayo mag-start, welcome po sa second service. At alam ko po na tayo po ay pagpapalain ng Lord. At inaayanyahan ko po ang bawat isa sa atin na tumayo at damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdulog po natin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ama namin, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, sa kalakasan. Itinataas ka po namin, O Diyos. Pinupupurihan, Panginoon. Sinasamba, Panginoon. Dahil po, tunay nga, Lord, na Ikaw ang dapat naming sambahin at purihin. At itaas, Panginoon. Hallelujah. Unang-una po, Panginoon, bago po kami, Panginoon, lalapit sa iyo sa umagang ito. Kung mayroon kayo, Panginoon, na nakikita, Lord, na hindi po kaya-aya sa aming mga puso't isipan, hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Ganon din, Panginoon, Holy Spirit, guide us, Panginoon. Help us, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na wala pong magagawang bawat isa kung wala ka sa amin. Salamat, Lord, sa Holy Spirit na siyang gagabay at nag-uunawa sa bawat isa. At alam po namin, Panginoon, na narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa umagang ito. At hinihiling po namin, Panginoon, na sa umagang ito, pangunahan mo lahat po, Panginoon, na mga gagamitin mo dito sa harap. Manguna ka, unang-una, Panginoon, na mag-lead ng worship. Mga worship team, Panginoon, pangunahan mo ang mga instrumento, O Diyos, panguna ka. At alam po namin, Panginoon, na wala silang magagawa, Panginoon, kung wala ka sa kanila. Gamitin mo po sila, Panginoon, mightily, O God. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, yung mga kapatiran po namin na bago lang na pumunta dito sa lugar na ito, Lord, ipadama mo po, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya. Pakita mo sa kanila, Lord, na hindi po sila nawawala. Bagkus, Panginoon, nasa lugar po lamang sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo sa kanilang buhay. At alam po namin, Panginoon, na uuwi po sila, na damang-dama po nila ang iyong presensya na nagmumula sa iyo. Ganon din, Panginoon, ang gagamitin mo, Lord, na magsasalita. Magbibigay ng iyong salita sa bawat isa sa amin. Ipipirmo po siya, Panginoon, bago po siya datayo dito sa harap. Ipipirmo po siya, Panginoon, physically, emotionally, mentally, Panginoon, spiritually, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa gagawin mo, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Gamitin niyo po siya, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, lahat po ng mga mamumutawi sa kanilang bibig, O God, ay galing lamang sa iyo, Panginoon. At hindi lang po namin, Panginoon, pakinggan at ilabas isang tainga. Bagkus, Panginoon, isa puso, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo sa umagang ito. At alam po namin, Panginoon, na may gagawin ka sa umagang ito, Panginoon. At uuwi ka, Panginoon, sa second service na ito, na Ikaw, Panginoon, ang mabigyan po namin kapurihan at pasasalamat, O God. Even Lord, sa aming pagbibigay sa umagang ito, manguna ka sa bawat isa. At nawa, Lord, magbigay po kami, Panginoon, na galing sa aming mga puso't isipan, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sa umagang ito, Ikaw lamang, Panginoon, aming pinupuri, sinasamba, dinadakila.
at lahat ng ito, Panginoon, hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Batiin nga po natin ating mga katabi na magandang umaga, kapatid. Hallelujah. I believe lahat po tayo ay handa na magbigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Even po yung mga nasa kanila mga tahanan po, inaanyayahan din po namin kayo na makijoin po sa amin sa pagbibigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon this morning. Pwede po rin tayong pumalakpak at ibalik sa Panginoon yung malakas na palakpak. Hallelujah! 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 Mabuti ang Diyos! Amen! Ang Diyos ba'y buhay sa inyong mga buhay? Amen! Hallelujah! So this time, purihin po natin siya at sambahin sa umagang ito. Hallelujah! Come on! Sabay-sabay natin ipalapak ang ating mga kamay nang may pasasalamat at papuri sa Panginoon. Hallelujah! Come on! Nasaan ang ating mga palapak sa Panginoon? Ila ka, purihin ka ng Diyos. Hallelujah! Come on, awitan natin siya. Hindi natin purihin ng Diyos pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin ang mamahal, handihan siya ay pasalamatan. Handihan at purihin ng Diyos, purihin natin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos. Hallelujah! Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal, halinan siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Hatid at purihin ng Diyos. Come on, purihin natin ng Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Hallelujah! Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, mag-ari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin, ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang hatiin at purihin ang Diyos. Hallelujah! Hatiin at purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos! Hatiin at purihin ang Diyos. Sa iyong papuri, Panginoon. Hallelujah! Patuloy natin siyang purihin. Patuloy natin siyang pasalamatan. Oh, salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga pagpapala, sa kagalingan. Hallelujah! Kung
aking mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukati ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukati ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad ko. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamatan natin oh, ating Diyos. Hallelujah! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Hallelujah! Ako'y magsasaya sa piling mo. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga.
sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makutitupi. Sumasamba sa iyo, sagat sa garana, kasiyahan. Tunay na nadarama ikaw ang hinaharap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makutitupi. Sumasamba sa iyo, sagat sa garana, kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko, kaligayahan di kayang bilhin. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makatituwing sumasamba sa'yo. Sagat sa garana, kasiyahan. Tunay na nadarama ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makutituwing sumasamba sa'yo. Sagat sa garana, kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makutituwing sumasamba sa'yo. Sagat sa garana, kasiyahan. Tunay na nadarama ikaw. Ikaw lang ang Panginoon. Hallelujah. Ay di makutituwing sumasamba sa'yo. Sagat sa garana, kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Salamat Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang Panginoon ay sapat na sa may mga buhay o Diyos. Hallelujah. Hallelujah God. Tunay nga Panginoon na napakasarap mamuhay. Nakasama ka Panginoon. Napakasarap Panginoon sa inyong presensya o Diyos. Wala na kaming ibang hahanapin pa. Wala na, Panginoon, kaming ibang hahangarin pa. Kundi manatili, O Diyos, sa inyong presensya. Bilang ganti, Panginoon, nandito ang aming mga buhay na handang magpagamit, handang magbigay ng papuri at pagsumba sa iyo, O Diyos. Dahil mabuti ka. Dahil tapat ka sa bawat buhay. Dahil ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Ikaw ang hari ng aming mga buhay. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Itanghal ang ngalan mo. Luwalhatiin ang ngalan mo, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, oh, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Patuloy ka namin sasambahin. At luluwalhatiin sa lugar na ito. Hallelujah, God. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita kay buti mo.
kabutian mo, ako'y naririto upang mapuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang natiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, buti mo lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay di ka nagbago.
Sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Sa iyo ang karangalan, sa iyo Panginoon, bukas ang kabutihan, maghari ka, maghari ka. Ika'y papupurihan, sambahin iyong pangalan, bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon, maghari ka, maghari ka. Ika'y ngayon, maghari ka. Oh, maghari ka, Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Aleluya, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos mapagay lamang, ikaw ang Diyos mapagay lamang, ikaw ang Diyos mapagay lamang. Halimaya, oh, ikaw lamang pupurihin at sasambahin, O Jesus, sa kapin mo aming papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Come on, ibalik natin sa Panginoon ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa Kanya. Hallelujah, God! Hallelujah! Minsan pa po malakas na palakpak para sa ating Diyos. Magandang buhay po sa ating lahat. Muli po, gusto ko pong batiin ang bawat isa ng magandang buhay. Pwede pong pakisabi sa inyong mga katabi, magandang buhay kapatid. Sa kabila naman po, pakibati ang inyong mga katabi ng magandang buhay kapatid. Ayan. Ayan po, tunay nga po na napakaganda ng buhay. Amen. Dahil ngayon po na nasa kalahating parte na po tayo ng taon, sa bawat araw po na dumadaan, madami po tayong naranasan. Most of us po, nakamtan na ang mga sagot sa kanilang mga panalangin. O ang iba po sa atin, patuloy po na nag-aantay sa sagot ng ating mga pinapanalangin. Hindi lang po yon, tayong lahat po ay believe ay dumaan or dumadaan pa siguro sa problema o pagsubok, pisikal, emosyonal man o pinansyal o isa ibang aspeto man po ng ating buhay. Ano man po ang ating mga naranasan at pinagdadaanan sa ngayon, masasabi at masasabi pa rin natin na napakaganda ng buhay dahil po sa ating Panginoong Jesus. Amen!
Dahil ang ating Panginoon ay faithful, He is faithful, He is powerful, and He is able to do great things in our lives. Amen? Kaya pwede pong bigyan natin ng ating Panginoon ng napakalakas na palakpak. Hallelujah! This morning po, I would like to welcome everyone here sa ating church. At isa na naman pong napakagandang umaga, napakagandang araw ng Linggo ang binigay po sa atin ng Panginoon. And we are so glad po na nagkita na naman tayong muli dito po sa ating church. Alam niyo po, madami pong magagandang lugar na pwede nating puntahan, bansamanyan or pasyalan. Ngunit wala na pong mas gaganda na ating mapuntahan na lugar kundi sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen. Because better is one day in His courts than a thousand elsewhere. Hallelujah. Muli po, welcome to our church. And all the more, we have a reason to celebrate because one of our Bible studies po are here. Yung mga members po, yung mga umate na ating Bible study, ay andito po sa ating lugar nga sa ating church. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya pag natawag po ang Bible study po ninyo, kung kayo po ay umaattend doon, hinihiling po namin na kayo po ay tumayo at para ma-recognize po namin kayo. Kaya tinatawagan po namin ang Ambunaw Bible Study. Yan, pwede po tumayo. At palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yan, welcome po. Yan, hindi lang po yun, may isa rin po tayong second timer, si Brother Baldwin Uson. Yan, Brother Baldwin. Ayan, welcome Brother. Yan, sige po. Thank you po for standing and we welcome you po sa ating church. And ngayon po, kayo ngayon po na kasama po namin kayo, hindi po, we hope that this is not the first and the last, pero maging ito po ang simula na mas patuloy namin kayong makasama sa pamilya ng ating Panginoon. And this time, let us stand on our feet. Alam ko po na na-miss po natin ang bawat isa, and let us stand on our feet and let us welcome one another by shaking one's hands and saying words of encouragement to one another. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kainin ang pagmasda ng mga tanawin. Dahil ang Diyos, pinupuri natin, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kainin ang pagmasda ng mga tanawin. Dahil ang Diyos, pinupuri natin, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ay umiibig, kainin ang pagmasda ng mga tanawin. Dahil ang Diyos, pinupuri natin, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ay umiibig. Truly po that this is the day that the Lord has made, and kagaya nga po ng sabi ni David in Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Kami din po ay nagagalak na makasama kayo ngayong linggong po ito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. And ngayon po, ngunit po, hindi lang po Linggo or Sundays ang araw ng ating pagdidipon, but also we have different activities we can join and engage in from Mondays to Sundays. Starting off with our Monday prayer room, via Zoom po yan at 8 p.m. So this is a time of warfare po led by our church intercessors where they spend time po in praying and interceding for our prayer concerns, most especially po ng ating church. Kung meron po kayong prayer requests, feel free lang po na kausapin or i-message po ang inyong mga care group leaders. And surely po, we are going to forward your prayer requests sa ating intercession team. Next po is our Tuesday prayer and equipping, which happens here po sa ating church
at 5:30 p.m. to 7 p.m. po yan. This is an avenue naman po na mag-pray din ng ating mga personal prayer concerns and pray together as well with our brethren dito po sa ating church. And also, our prayer and equipping is an opportunity for us to learn more in our walk with Him through our equipping messages. And also, we have our weekly care group meetings happening every Wednesdays and Thursdays po. So, ito naman po ay avenue for us to go deeper in our relationship with God kasama po ng ating mga care group. Sino po dito yung may mga, kasama na po sa care group? Itaas pang kamay. Yan. Sige po, itaas nyo lang po yung kamay. Yan. So, ang care group meetings po ninyo ay nangyari po every Wednesdays and Thursdays. Ang ginagawa po natin sa ating mga care group, we fellowship, we share, testify, and even pray for one another. And most especially po, we worship and listen to God's word as well. So, we encourage everyone po to continually join your weekly care group schedules, and especially sa mga hindi pa po nakatry, we encourage you to join your weekly care group meeting. Ayan po. So, next is this Friday, our airs night. Patuloy pong nangyayari ito sa ating church every Fridays at 6 p.m. to 7:30 p.m. Sa lahat po ng mga kabataan, ages 13 years old and above po, we invite you this coming Friday sa ating airs night dahil nagbabalik na po ang ating airs night. Ayan. And magpapatuloy po tayo sa ating series na I Am Ready. Kaya sa lahat po ng mga airs natin na andito ngayon or meron po kayong mga anak, pinsan or kaibigan, invite niyo po sila sa Airs Night on Friday. Next is our Saturday naman po na morning watch happening every 6 in the morning via Zoom naman po yan. So, madali lang po na mag-join ng ating morning watch since online naman po ito. I-download niyo lang po ang inyong Zoom app sa inyong mga device. I-click po ang meeting link and para makasama po kayo sa ating morning watch. And lastly po is our Sunday worship services, which happens on-site and online. For our on-site services, 3 services lang po yan, 6 a.m., 8:30 a.m., and 11 a.m. So, pakisabi po sa inyong katabi kung anong oras nagsisimula ang second service. Yan, pakilakasan po. Yan, 8:30 a.m. So, alam ko po na ito po yung mga weekly services and announcements po natin. Let us not forget this. Pero let us continually join and engage in the ministry of the Lord. Nasa kalahating parte na po tayo ng taon. Amen. And excited pa po tayo sa anong gagawin ng Panginoon na more on the latter part of this year. Pero as we expect more from God this year po sa mga susunod na araw ng mga buhay natin, let us continually do more for God this year 2023. Amen. Hallelujah. This time po, let us get ready and all the more po be expectant. Because I believe God has prepared a wonderful message today for us, church. Kaya sit back lang, relax, and smile, and stay blessed in His presence. Muli po, good morning sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Good morning po sa ating lahat. Hallelujah! Sabihin mo po sa katabi mo, mapalad. Ano yun? Pinagpala ka ngayon, kapatid. Sabihin mo rin sa kanya, pagpapalain ka pa ngayon, kapatid. Lahat na naniniwala, pumalakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah! Good morning! Welcome po sa ating second service. We are so happy to see you today. Good morning po sa lahat ng nakasubaybay sa atin ngayong umagang ito. Alam ko po, excited po kami sa gagawin ng Panginoon. Gusto ko po i-welcome ang mga bisita natin na nagba-Bible study sa Ambunaw. Pwede pong itaas ang kaway nyo at iwagayway. Hallelujah! Palakpakan po natin sila. Welcome po. We are so happy na nandito po kayo ang ngayong araw na to sa mga ibang bisita. Kung may bisita po tayo ngayon, we're so happy na nandito po kayo. And alam ko po, hindi aksidente ang magpunta sa inyo dito. Meron pong plano ang Panginoon. Gusto ng Panginoon mag-minister sa inyo. Gusto ng Panginoon lalo niyong maranasan ng kanyang pagmamahal. At gusto ng Panginoon mapagpala po kayo ngayong araw na to. Kaya po kayo nandito. And hindi lang po sa kanila, sa ating lahat. Napakaganda ng plano ni Lord ngayon. Amen. Minsan pa po bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, we are so excited sa ginagawa ng Panginoon. Sa lahat po ng nakisama nung Thursday sa ating
vision casting ng Plan 40. We thank you for joining our vision casting. Napakaganda pong itong gagawin natin sa mga susunod na buwan. Alam ko sa gagawin natin, hindi lang pagpapalain ng Lord ang church, kundi ang bawat isa sa atin na nakikiisa dito sa gagawin natin. And napakaganda po na napakagandang sumunod tayo sa pinapagawa ng ating Panginoon. And we are so excited dahil alam ko po na maganda ang dulot nun, hindi lang para sa mga taong i-reach out natin, kahit sa atin na gagamitin ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, bago po tayo pumunta sa mensahe ng Panginoon, we will also, as always, titake po natin ng oras na to na manalangin. Sa lahat po ng magbe-birthday this week, meron po bang magse-celebrate ng kanilang birthday ngayong linggong ito? Dito po sa Galciam Dagupan, yan, pinagpe-pray po namin, Sister Grace, hallelujah! Palakpakan po natin ng Panginoon. Meron pa po, hallelujah! Wow! Sister Jomaline, hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Meron pa po ba? Mother ni... medyo, ano, kailangan ko magsulat dahil medyo kakabawa lang. Isulat po natin para siguradong sila yung mapag-pray ko. Baka ibang pangalan yung mabanggit natin. Delikado. So si Sister Jomaline, pasensya na po kayo at medyo kabaw po ako. Ayaw makisama. Ayaw, nangungontra ang kaaway. Hallelujah. Ayaw talaga. Type na lang natin. Mahirap kasi Sister Jomaline. Woo! Pasensya na po kayo. Sister Jomaline, tapos Sister Lisa, tama ba? Meron pa po ba? Nakaka-excite po ipag-pray ang mga birthday. Wala man po tayong tangible na regalo, pero ang panalangin po ay matinding regalo. Wedding anniversary po, meron po ba? Magse-celebrate ng wedding anniversary. Meron po ba? Sige po, wag po kayo mahihiya. Meron po? Ay, meron po. Pwede po na anak nila na si Lovely nandun po. Palakpakan din natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo. Bago po tayo manalangin, ano niyo po, napakaganda ng pagpupuri natin. Alam ko po na ang presensya ng Panginoon nandito. Amen! Naniniwala po ba kayo that the presence of God is here today? The Holy Spirit is here today. Pero let's continue to welcome the Holy Spirit. Ano niyo po, maganda ang gagawin ng Panginoon sa umagang ito. Patuloy natin siyang itaas. Let's welcome the Holy Spirit in this place. That the Holy Spirit would continue to come, would continue to saturate this place and minister to each and every one of us. Yes, Holy Spirit, we continue to welcome you in this place. Hallelujah, we glorify you. We adore you. Let's worship God. Hallelujah. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Yes, God. Your presence, Lord. Tasted and seen. I've tasted and seen all the sweetness of love when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, God. Your presence, Lord. Come on, church. Let's invite the Holy Spirit to continue to saturate us. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
Sing, there's nothing worth more. There's nothing worth more, yes, Lord, that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Oh, your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen. Tasted and seen of the sweetness of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, come on church, tas muna din ating kamay, let's just welcome the Holy Spirit in this place. Say, Holy Spirit, you are well. Glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by Holy your Spirit, presence. You are welcome here. Holy Spirit, you are, yes, Lord, move in this place today. God, flood this place, Lord. Your glory. Desire of this. Let us become more aware of your presence. Let us experience, Lord God. Let us experience. Yes, allow us, God, to experience your glory today. Yes, let us become more aware. We want to hear from you. We want you to minister in each of our lives, Lord. We need you to move today. Let's sing, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for, to be church, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts longs for, to be.
desire today, Lord, as a church. Ito po ang gusto namin ngayong umagang ito. Ito po ang uhaw namin, Panginoong, maranasan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. Salamat, God, dahil sinabi mo sa iyong salita na pag kami ay lalapit sa iyo, ikaw din ay lalapit, O God. Salamat dahil alam namin sa aming kalagitnaan, nandito ka, handang kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord God, tanggapin mo ang aming papuri. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Handa po kami, Panginoon, sa kilos na gagawin mo. At excited po kami, Panginoon, sa pagpapala at planong hinanda mo para sa bawat isa. Ngayong umaga, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, nais po namin ilapit sa inyo ang aming mga kapatirang magsiselebrate ng birthday nila this week. Lord, si Sister Jomalyn. Lord God, si Sister Grace, O God. Ang nanay ni Sister Jenny Lee, na Sister Lisa, Lord, at anak nila na si Sister Lovely. Lord, we thank you because this added year, ang kanilang birthday, ay proof ng panibagong regalong buhay, Panginoon, sa kanila. Lord, as we pray, Panginoon, today, as they have and celebrate their birthdays this week, we pray, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanilang buhay. Magpakita, Panginoon, ng mas maganda pang plano, Panginoon, na hinanda mo para sa kanila. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbukas ng kalangitan para magbuos ng pagpapalang hinanda mo, Panginoon. Blessing more than what they have been experiencing, but more of the overflow from your throne, O God. Lord God, nakikisa kami sa mga panalangin nila. If this, especially if this is according to your will, O Lord, we pray. We pray Proverbs 19:21 na anuman ang plano nila sa kanilang mga buhay, we pray na ang purpose at plano mo pa rin ang matutupad sa kanila, God. Dahil, Panginoon, mas maganda pa rin ang plano mo. Mas the best pa rin yun. We pray for open heaven to be upon them. Bigyan mo sila ng kaligayahan, Panginoon, sa kanilang mga kaarawan, Panginoon. At nawa sa buhay nila, sa panibagong taong ito, ikaw pa rin ang may luluwalhati at may tataas. God, sa lahat po ng nakatayo ngayon, alam mo po ang aming mga suliranin. Alam mo po ang aming mga iniiyak. Alam mo, Lord, ang aming mga pinagdadaanan. Hindi na namin kailangan specify sa'yo. Pero dahil alam mo yan, alam din namin na ikaw ay may kakayanang kumilos sa lahat ng areas na yan. May kakayanang kang kumilos sa aming buhay pinansyal. May kakayanang kang kumilos sa aming buhay pangpisikal. May kakayanang kang kumilos sa aming mga problema, Panginoon. May kakayanang kang kumilos sa aming mga relationships, O God. You have the power and you have the ability. And now, God, we lay everything at your feet, Lord. Do what pleases you. Move, Panginoon. Tugunan mo ang mga panalangin. Pakinggan mo ang mga iyak, Panginoon. At ipakita mo na ikaw ang Diyos, ikaw ang hari, ang makapangyarihan na kayang kumilos sa lahat ng yan. Pangahawakan namin ang iyong mga salita. Pangahawakan namin at paniniwalaan namin yung mga ginawa mo dati sa aming buhay, kaya mo pa rin gawin, Panginoon. At paniniwalaan namin at pangahawakan namin ang pagmamahal mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong salita. Buksan mo po ang isip namin. Buksan mo po ang puso namin. Kumilos ka nawa, Panginoon, sa amin. Huwag mong hayaan na hindi namin masulit ang manamnam ang salita mo ngayong umagang ito, Panginoon. Gamitin mo po ako. Wala po ako kung wala ka. Hindi ko po kaya ito. Pero, Panginoon, salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng kakayanan at ng anointing. Lord God, thank you. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa kilos at sa victory na gagawin mo sa buhay namin ngayong umaga nito. Sa iyo lang ang papuri, sa iyo lang po ang pasasalamat. Pagmamahal ka namin, Ama. Mahal ka namin, Jesus. We love you, Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Happy birthday po. Happy birthday sa inyong anak po. So, mami nyo, makakaupo na po tayo. Hallelujah! Hallelujah. Nakakatuwa po, ano? May technology. Maganda yung technology. Mahal yung technology.
pero hindi mo ba pagkakatiwalaan? Tama po ba? Sa mga time ng ngayon nag-on na. Minoloko ko nito eh. Pero hindi mo pagkakatiwalaan, ginastusan mo, inasahan mo na mapagkakatiwalaan mo sa time ng pangangailangan kagaya kanina, pero hindi mo pa pagkakatiwalaan. Pero ang ating Panginoon Jesus, mapagkakatiwalaan natin. Hallelujah! Amen! Kaya wag, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang sad. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang sad. Hallelujah! Huwag na po tayong malungkot. Ngayong umagang ito, ngingiti tayo, papangitiin tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Dadako na po tayo sa salita ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po inintend na, hindi ko pinaplano na abutin ang sermon na ito na hanggang lunch. Makakakain po kayo ng tamang oras. And hopefully, makakauwi din po kayo ng tamang oras. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, gusto ko lang iabang. I've been in the journey sa ating Panginoon. Matagal na rin po. Tinanggap ko po ang ating Panginoon when I was second year high school, 14 years old. Noon talagang tinanggap ko ang ating Panginoong Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Anak po ako ni Bishop, anak po ako ni Pastora, pero kagaya nyo po, kinailangan ko ding tanggapin ang ating Panginoon. Hindi porkit nanay at tatay ko sila, automatic na naligtas na ako. Dumating din po yung pagkakataon na pinakita ng Panginoon sa akin na kailangan ko siya, kailangan ko siya sa aking buhay. And sa Bible study rin po, nagsimula iyon. Nag-a-attend ako ng church, pero ironic lang na na-realize ko na kailangan ko ang Panginoon sa isang Bible study. Tuesday Bible study yon sa Oltama, sa Urdaneta, nung tinanggap ko ang ating Panginoon. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Hindi pa ako dapat susama. Sinundo lang nila ako, akala ko ihahatid nila ako, pero dumiretso na sa Bible study. So naka-uniform pa ako, naki-Bible study, pero maganda, matagal ko na po, it's been how many years? 21 years na nasa buhay na po ako ng pananampalataya. And masaya po ako. Pero itong linggo pong ito, gusto ko lang pong iabang na sa lahat ng experience ko sa Panginoon and sa relationship ko sa Panginoon, itong linggong ito, naranas ko ang kalaliman ng relationship ko kay Lord. Nagsimula po ang linggong ito na masakit ulit yung likod ko. Pero madaming kailangan gawin kay Lord. Nag-cascade po tayo ng Plan 40 nung Thursday. And hindi po madali yung pinasa namin. Yung pinasa po natin ay hindi madali. Kailangan siyang aralin, kailangan ipanalangin, kailangan talaga. Actually po, yung mentor natin na si Bishop Felix at si Pastor Welsa, kinontak ko pa yan. Nasa ospital pa si Pastor Welsa, kinontak ko, hindi ko alam. Kasi gusto natin na bago natin maipasa sa church, malinaw po talaga sa atin. At kinontakot, nasa ospital siya, pero pumayag siya. Ayoko na sanang istorbohin, pero nag-insist din sila. And thank you sa kanyang buhay. Nakakulong lang po ako sa kwarto, hindi ako naka-attend ng prayer meeting. Nag-prayer meeting ako mag-isa sa kwarto ko. Pero itong linggo pong ito, naranas ko yung kilos sa akin sa buhay ko ng Panginoon. And ngayong umaga pong ito, napakaganda po ng mensahe na binibigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, ang mundong ito, kung nasaan tayo nakatira, where we live in, kung saan man kayo nakatira, ang mundong ito napaka, it will run us dry. Pag nasa mundo tayong ito, napaka-polluted ng mundo. Polluted sa problema, katoksikan, chismosang kapitbahay, di ba? Natawa kayo. May nakaisip na agad kayo kung sino yung chismos ang kapitbahay. Ano? Pag sinabing chismos, alam ko na agad kung sino. Di ba? Pollution sa paligid natin. Problema, actually sa loob pa lang po ng bahay natin, nararanasan na natin ang mga problema natin. May mga problema na tayo sa sarili-sarili nating bahay. Paglabas pa lang natin ng kwarto sa umaga, maingay na, magulo na. Problema na wala kang pang-almusal, problema kung saan ka kukuha ng pampasok mo, madami na po. Ganyan po ang dulot ng mundong ito. Pero alam niyo po, mabuti po ang Panginoon. Kasi totoo po yung sinabi niya in John chapter 15 verse 5, na wala po tayong magagawa at wala po tayong kayang gawin kung hindi po tayo nakakonekta sa Panginoon. Kaya mapalad po kayo, sabi mo ulit sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad po tayo. Nandito po tayo sa lugar na to,
Ibig sabihin, inaangkla po natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. At dahil inaangkla natin sa Panginoon, kakayanin natin ang buhay. Amen. Hindi po natin kaya mag-isa. Sinabi po ng Panginoon yan. Totoo naman po, kahit sa mga tatay nandito, kahit gaano kayo katibay, alam ko po pagdating nyo sa CR, umiiyak na kayo. Hindi nyo man masabi sa mga asawa nyo dahil napakahirap po ng mundong ito. Pero kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, may mga challenges man po ang mundong ito, mahaharap po natin yan dahil meron tayong Panginoong Jesus. Alam niyo po, pinagpala, pag magbabasa tayo ng Biblia, pinagpala po ang mga nasa Bible, Bible characters, especially noong mga panahon ng ating Panginoong Jesus. Pinagpala sila, bakit? Kasama nila ang Panginoong Jesus. Noong na-experience nilang magkulang ng, sa isang kasal, na-experience sila na magkulang ng wine, tinawag nila ang Panginoong Jesus. Gumawa ang Panginoong Jesus. Niligtas sila ng Panginoong Jesus. Natuloy ang selebrasyon dahil ginawa ni Lord ang kanyang first miracle niya. Ngayon po, magkulang kayo ng pagkain, wala kayong matawag. Wala si Jesus eh. Dati po, nasa bangka sila, nasa kalagitnaan ng daan, nagkaroon ng bagyo. Nagkagulo sila, bagyo. Si Jesus Christ tulog. Ginising na si Jesus, Jesus, hindi ka ba man lang nag-worry? Nagkakaroon ng bagyo, sabi nila. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Pinatigil niya po yung storm. Niligtas sila ng Panginoon. Sa kahirapan ng kanilang buhay, mapalad po sila dahil ang Panginoong Jesus kasama nila. Mapalad po sila dahil ang Panginoong Jesus, hindi lang po nila kasama, pinapangaralan sila. Kung matatandaan niyo po, ang Panginoong Jesus, may, sa kanyang salita, meron pong pagkakataon na siya ay gumawa ng miracle na nagpakain ng 5,000 na katao. Alam niyo po ba yon? Nagpakain siya ng 5,000 na tao. Alam niyo po, sa pagkakataon na yun, yun po yung time na nangangaral ang ating Panginoong Jesus. Mapalad sila dahil sa kaguluhan man po ng mundo, at that time kasama nila ang Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, wala na ang Panginoong Jesus ngayon physically. Nakikita niyo po ba si Jesus ngayon? Hindi po natin kasama, except kung meron kayong bisita dyan na Jesus ang pangalan, or may kapitbahay kayong Jesus, hindi po si Jesus Christ yun. Pero hindi po natin kasama si Jesus Christ. Pero alam niyo po, napakaganda, kasi even hindi natin kasama si Jesus Christ, kagaya nila noon, siguro ngayon, nung nagbaha siguro, pagkasama natin si Jesus Christ, pagkapitbahay nyo lang siguro talaga si Jesus Christ, nung last week, ano, Jesus, hindi nadudulapla, Jesus. Ang tagawin ng Lord, Antuma, nadudulapla. Baka, tinanggal niya rin agad yung baha, pero wala na po ang ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo po, napakaganda, dahil ang kilos po ng ating Panginoon ay hindi lang po sa pagkakataon na nandun ang ating Panginoong Jesus, ang physical na presensya niya. Napakaganda po na mayroong pinangako ang ating Panginoong Jesus na mawala man po siya, meron po siyang ipapadala para kung ano pa po yung ginagawa niya noon sa Biblia hanggang sa atin po ngayon nararanasan po natin. Masaya po ba kayo doon? Amen. Basahin po natin. Alam niyo po, in John chapter 14 verse 16, ang sabi po dito ng ating Panginoong Jesus, ito po yung pagkakataon bago po siya mahatulan. Sabi po dito, Tagalog ko na lang po basahin. Sabi po niya, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Napakaganda. Natuwa po ba kayo doon? Amen. Alam niyo po, ngayong umaga pong ito, meron po tayong winelcome sa lugar na to. And we welcome the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay regalo ng ating Ama sa atin. Na wala naman po si Jesus ngayon na kasama natin, andyan po ang banal na Espiritu na kakasama natin. Amen. Alam niyo po, nung tinanggap natin, sino na po dito ang tumanggap sa ating Panginoong Jesus? Pwede pong itaas po ninyo yung inyong kamay, na proud kayo na tinanggap niyo siya, na tagapagligtas ninyo. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus,
may meron pong madami pong nangyari sa ating buhay. And nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, nung naniwala tayo sa Kanya, sa ginawa Niya, at hindi lang tayo naniwala, kundi tinanggap natin Siya bilang ating Diyos na tagapagligtas, alam niyo po, na-receive na rin po natin ang banal na Espiritu. Meron pong pinangako ang Panginoon na once na we received and believed that the Lord Jesus Christ is our Lord, becomes our Lord and Savior, we will be sealed with the Holy Spirit. Gusto ko pong basahin sa inyo ang Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Tagalog na rin po ulit. Mas maganda. Sabi niya po dito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Sino po dito ang nakarinig na ng salita ng katotohanan? Amen. Nang magandang balita. Sino dito ang nakarinig ng magandang balita? Amen. Yan po ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus na nagdulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkakalooban ng ipinangakong Espiritu. Hallelujah. Ibig sabihin po, the time na tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang banal na Espiritu na po ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. So yung pinangako at yung sinabi ng ating Panginoong Jesus kanina na pag nawala na ako, hihingi ako sa Ama ng sasama sa inyo, ito na po yun. Na ngayon na tumanggap tayo sa Panginoon, pinagkakalooban na tayo ng Panginoon ng Kanyang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Gusto ko pong basahin ang verse 14. At sabi po dito, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Uy, parang hindi nyo naintindihan yun. Ulitin ko po. Ang banal na Espiritu po na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, nung tinanggap natin Siya bilang Diyos at tagapagligtas, pinagkaloob po ng ating Panginoong Diyos na matanggap natin ang banal na Espiritu. At anong sabi diyan? Na matanggap natin ang banal na Espiritu at ito ang magiging katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos. Ah, sino pong gusto maka-experience ng lahat ng pangako ng Diyos? Taas ang kamay. Yes! Alam niyo po, we can only experience yung pangako ng ating Panginoong Jesus only through the Holy Spirit. Only through the Holy Spirit. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalwalhatian. Alam niyo po, we welcome the Holy Spirit, but truth of the matter is, pag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, the Holy Spirit resides in us. Nananahan na po ang banal na Espiritu sa atin. Ngayong umaga pong ito, gusto pong ng Panginoon na mapagtibayan natin ang ating pakikiisa sa banal na Espiritu. In 2 Corinthians, wala po dyan, pero isulat nyo na lang. In 2 Corinthians chapter 13 to 14, gusto ko po itong banggitin kasi napakagandang verse na dineclare ni Pablo para sa Corinth, for Church of Corinth. Sabi niya po dito, nawa maranasan daw po natin ang regalo ng ating Ama. At ang regalo ng ating Ama, the gift of the Father for us is love. Sabi niyo nga po, love. Sino nakakaranas dito ng pagmamahal ng ating Diyos? Amen. Sabi ni Pablo, nawa maranasan niyo ang regalo ng Diyos Ama na pagmamahal. At nawa maranasan niyo din, sabi niya in 2 Corinthians chapter 13 verse 14, ang regalo ng anak na Panginoong Jesus. At ano ang regalo ng anak na Panginoong Jesus? Grace. Sabi niyo nga po, grace. Grace. So kung ang regalo ng Ama ay pag-ibig, ang regalo ng anak ay grasya. Ano naman ang regalo ng banal na Espiritu? Sabi niya po doon, if the Father's gift for us is love, if the Jesus Christ's gift for us is grace,
sana daw po ma-experience din natin ang regalo ng Holy Spirit. And what is the gift of the Holy Spirit? It is fellowship and communion. Amen. Alam niyo po, ngayong umaga pong ito, tignan natin ang importansya ng banal na Espiritu sa buhay natin. Napakaganda po na sa hirap ng buhay ngayon, ang banal na Espiritu lang po ang makakatulong sa atin na matawid ang hirap ng buhay. Sino po ang gustong makatawid sa hirap ng buhay? Sino po ang gustong maging matagumpay sa kanyang pinagdadaanan? Alam niyo po, sa gaya sa binasa natin, ang Espiritu lang ang katibayan. Siya lang po ang magiging dahilan na makakamit natin ng lubos lahat ng pangako ng Panginoon sa atin. Sa mga ginawa ng Panginoong Jesus sa cross, ang banal na Espiritu ang mag-a-apply ng lahat ng iyon sa buhay natin ngayon. Hindi man po natin kasama ang presensya ng ating Panginoong Jesus ngayon, pero nandyan po ang banal na Espiritu na kasama natin na gagawa ng mga finished work ng ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang gusto po ng banal na Espiritu, eh hindi lang po natin malaman yon, kundi maka-fellowship natin at communion ang banal na Espiritu. Ngayong umaga pong to, ang pag-uusapan po natin is about seizing the fellowship with the Holy Spirit. Seizing the fellowship with the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng... alam niyo po, mapalad tayo kasi ang Holy Spirit nang tinanggap na natin, nasa atin na. Sabi mo sa tabi mo, mapalad ka. Kasi ibig sabihin, pag nasa atin na, yung katuparan ng mga pangako ng Diyos, applicable sa atin o hindi? Applicable po. Ibig sabihin, yung mga pangako ng Panginoon, kaya nating makamtan o hindi? Hindi kayo sigurado. Dito po, dahil nasa atin ang presensya na ng Panginoon, nung tinanggap natin siya, yung pangako ba ng Panginoon, kaya nating mapanghawakan? Applicable ba? Ma-apply ba? Mangyayari ba sa buhay natin? Mangyayari po. Kaya nga po, the Holy Spirit is already ready for us. The Holy Spirit is already available for us. Pero po, alam niyo po, kagaya po ng isang bata, sino po dito ang nakakita ng bata na pinanganak na walang paa? Tapos, nag-1 year old, nag-2 year old, saka tumubo yung paa. Meron ba? Meron ba ditong pinanganak na walang paa, tapos biglang pagdating ng 3 years old, may paa na? Wala. Alam niyo po ang banal na Espiritu, natutunan ko to, nung nagpunta kami sa Campus Rev, ang ganda ng analyzation niya. Ang banal na Espiritu po, para po sa, para, parang paa lang yan natin. Nung pinanganak tayo, may paa na tayo. Tama, mali. Sino dito ang nung pinanganak, may paa nakalakad agad? Meron ba? Wala, di ba? Wala po. Ang banal na Espiritu, tayo, pinanganak tayo, may paa na tayong lumabas, pero hindi pa natin nagagamit yung paa natin. Dahil hindi natin alam gamitin. Pero habang lumalaki tayo, nare-realize natin na, ay, may paa pala ako na pwede kong gamitin panglakad. Kaya ang mga batas, doon sila nagsimulang maglakad. Ganyan din po ang banal na Espiritu sa atin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, para na tayong may paa. Andyan ang banal na Espiritu. But, di ba? Pwede ka na sanang maglakad eh. Kaya lang, hindi pa natin nagagamit. Alam niyo po, the Holy Spirit is willing to be used and to minister to each and every one of us. Kaya ngayong umaga pong ito, sulitin natin. Ang ibig sabihin po ng seizing, naghahanap po ako ng diretsyong Tagalog na translation ng seizing, wala akong makita. Pero ang ibig sabihin po nito, in other words, ito, make the most out. Take the opportunity. Kung sa Tagalog ba, ang pinakamalapit dyan, sulitin mo na. Sabi mo sa katabi mo, sulitin mo na. Imaginin mo ganito yan, kapatid. Kunyari yung katabi mo, sabi niya sa'yo, pinangakuan ka niyan, sis, bro, pagkatapos ng service, treat ko lunch. Ay.
tingnan mo, malay mo gawin niya sa'yo. Tingnan mo, baka mamaya, bro, libre. Papaano yung susulitin? Dahil, ililibre daw niya ako ng lunch. Paano kaya masulit? Paano na sulit? Pagdating sa restaurant, pa-order ng isang crispy pata, lechon kawali, kung may lechon belly, lagyan mo na ng halo-halo, plus may shake pa, sulitin! Ganyan din po. Ang message po ng Panginoon ngayon, the Holy Spirit is ready to minister to everyone. For us to experience yung pangako ng Panginoon, ang sinasabi po niya, sulitin natin ngayong araw na to. Amen? Excited ba kayong sumulit? Amen? Madaming gustong gawin ng Panginoon sa iyo. Excited ka bang maranasan yun? Excited ka bang maranasan yung sinasabi ng Panginoon na through the Holy Spirit, we can inherit. Hallelujah. May po, bigyan ko kayo ng limang rason para mas gusto nyong sulitin. Gusto nyo po, mag-aral tayo ng limang rason. On seizing the fellowship. Sulitin natin ang pakikipag-fellowship natin sa banal na spirito. Minsan po, hindi natin pinapansin ang banal na spirito. Pero ang susi po na ma-experience natin ang mga pangako ng Panginoon, that is through the Holy Spirit. Ang susi po na ma-apply ang finished work ng ating Panginoong Jesus, that is through the Holy Spirit. Kaya we need the Holy Spirit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ang Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Kaya dahil nasa atin na, alam niyo po, ewan ko kung nakwento ko na dito. Ilang beses ko na nakwento to eh. Puro tayo kwento ngayong araw na to. Meron pong, madalas ko nang makwento to. Meron pong isang tatay, may pamilya siya. Itong tatay na ito, medyo hirap talaga sila sa buhay. Kailangan niya magtrabaho, wala siyang mahanap na trabaho sa bayan nila. Kinailangan niyang lumayo. Ngayon, lumayo siya, ang napuntahan niyang pagtatrabahoan niya, talagang malayong-malayo sa kanila na kailangan pang magbarko o mag-eroplano. At nagtrabaho siya sa isang malayong lugar, tumagal na siya nagtatrabaho doon, 5 taon nang lumipas, dahil sa hirap ng buhay nila at hindi naman malaki ang kanyang kinikita, hindi siya nakaka-uwi sa kanila. At 5 taon na, hindi siya nakaka-uwi sa kanila, ang trabaho niya lang janitor. Isang gabi po, habang naglilinis siya, mag-aalas 12 ng gabi, yung may-ari ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan, nakita siya. At napansin niya, na-realize nung may-ari na, itong lalaking to, parang gabi-gabi na lang, yan ang trabaho. Napakatapat nito. Ngayon po, kinabukasan, tinanong niya yung kanyang sekretary, ano ang pangalan ng janitor natin na napakasipag dito? Sabi niya, si Ganto po, si Pedro po. Opo, Pedro po ang pangalan niya. Napakasipag po talaga yan. 5 taon na po sa atin yan. Malayo po, hindi na nga po nakaka-uwi. Ay, hindi na ba nakaka-uwi? Sabi nung presidente. Ipatawag mo yung janitor, sabi niya. So dumating yung janitor sa opisina nung presidente. Sir, good morning po. Sabi nung presidente, Pedro, nalaman ko na 5 taon ka na daw nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Sabi niya, at hindi ka nakaka-uwi. At dahil tapat ka sa iyong trabaho, tapat ka sa kumpanyang ito, bibigyan kita ng regalo. Ito ticket, makakauwi ka sa inyong bahay. Ang saya niya. Dahil 5 taon na siyang hindi nakakauwi, nakatanggap siya ng ticket sa barko. At sabi niya, hindi lang yan, huwag mo iisipin, ito ang pabaon mo. May pabaon. So sabi niya, excited siyang umuwi, may free ticket siya. Bago siya umakyat ng barko, sabi niya, naku, 3 araw yung biyahe ko papuwi sa bahay habang nasa barko. Gugutomin ako, sabi niya. Pero, baka magastos ko lahat na dahil sa pagkain ng itong pera instead na iuwi ko sa pamilya ko. So ang ginawa niya, pumunta siya sa supermarket, sa grocery, bumili ng isang latang biskwit. Alam niyo yung isang latang biskwit? Yung carousel. Yung uso pag may patay. Bumili siya ng ganun. Sabi niya, ay, perfect na to. Kaya na to, hindi mo na kumaarte. At least, hindi ko nagagastusin yung pera at may uwi ko sa pamilya namin. So, pag-akyat niya ng barko, proud na proud siya, dala niya yung biskwit. Umagang-umaga. Pagdating ng tanghali, gutom na ako. Di bali, may biskwit. Kain siya ng biskwit.
Kinagabihan, ay gutom na ako. Di bali may biskwit. Ikaw, ine-enjoy niya yung barko habang lumalayag. Pangalawang araw, breakfast, pang umagahan, pagkagising niya, aba, nagugutom ako. Okay lang, may biskwit ako. Hindi ko pa pwedeng gastusin yung pera ko. Pagdating ng tanghali, biskwit. Merienda, biskwit. Pagdating ng gabi, nakita niya na isang latang biskwit niya, kunting-kunti na lang. Naku, kunti na lang yung biskwit ko. Eh bukas pa ng hapon lalayag, ay dadaong yung barko. Anong gagawin ko dito? Sabi niya, adibali, sanay naman akong hindi mag-almusal, baka pwedeng hindi na ako mag-almusal. Hindi na rin ako maghahaponan. Gutom ako, kakainin ko na to. Sabi niya. Eh kinain niya. So inubos niya yung laman ng lata. Kinabukasan, pinakahuling araw. Pagdating ng umaga, wala na akong kakainin, hindi ko pa pwedeng gastusin itong pera ko. Okay lang, kaya kong hindi mag-almusal. Pagdating ng tanghalian, mga kapatid, gaya ko na po siya nanginginig na sa gutom. So anong gagawin ko? Alas 4 pa, dadaong ang barko. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sabi niya, so ang ginawa niya, tumambay siya doon sa isang area ng barko para magpahangin. Ngayon, habang tumatambay siya at nanginginig siya sa gutom, nagpapahangin, meron siyang naririnig na, ano kaya yun? Pagkatingin niya, pintuan ng restaurant ng barko. Tapos habang dahil bumubukas yung pintuan ng restaurant ng barko, yung mga pag-amoy ng pagkain, naamoy niya. Sabi niya, naku po, gutom ako. Sige na nga lang, papasok na nga lang ako. Sabi niya. So ang ginawa niya, pumasok siya sa loob ng restaurant. Pagdating niya doon, may waiter na lumapit sa kanya, mga kapatid. Sabi niya, sir, good afternoon po. What do you want? Ito po ang available sa atin ngayon. May buffet po tayo dyan. So siya, nanginginig siya. Kasi ayaw niyang gastusin yung pera niya. Pero, gutom na siya. So ang ginawa niya, dahil ang daming pagkain, buffet, inorder niya lahat, kumain, lumamon hanggat lumaki yung tiyan niya ng ganito. Lumamon po siya ng lumamon. Bago po siya matapos, napapansin niya yung waiter tumitingin na sa kanya. Sir. Sabi niya sa isip niya, naku po, bantay sarado ako dito. Pag pinangbayad ko yung perang hawak ko, wala na ako maiuwi. So lumapit yung waiter sa kanya. Sabi niya, naku po, maniningil na. Lumapit yung waiter. Sir, baka po may gusto pa po kayo. Any more dessert, sir? We have panakota. And dami-dami niya sinasabi. Ay, hindi, okay na ako. Pero, sabi niya, sabi nung lala at matatay, may aaminin ako, sabi niya. Sa totoo lang kasi, wala akong pera pang bayad ng pagkain. Meron akong pera dito, pero kapiranggot lang na pwede kong iuwi sa pamilya ko. 5 taon na akong hindi nakauwi. Pangit naman na uuwi ako na wala man lang akong mabitbit. Sabi ng waiter, ganun ba sir? Sir, pwede pong patingin ng ticket ninyo. Wala ko, titignan yung ticket ko, baka i-report na ako. Patingin po. So inabot niya, nanginginig pa siya, inabot niya yung ticket. Maghuhugas na lang po ako, sabi pa niya, patingin po muna. So tinignan ng waiter. Sabi niya, sir! Sabi niya, natakot pa siya. Bakit? Sabi niya, sir, ngayon lang po kayo kumain dito? Sabi niya, oo po kasi po, mahirap ang gastos. Naku, sayang naman, sir. Libre po pagkain niyo simula unang araw. Hindi niya po alam. Nagtsaga siya sa isang lata ng biskwit. Hindi niya alam pe pwede siyang maglechon, pwede siyang mag-dessert sa, mula sa unang araw pa lang, mga kapatid. Pe pwede niya na sanang maranasan yun. Alam niyo po,
madami tayong pwedeng maranasan sa banal na Espiritu. Ayaw ng Panginoon na maging mangmang tayo kagaya ng tatay. Amen. Ang gusto ng Panginoon ngayong umagang ito, malaman natin kung ano ang makukuha natin pag lagi tayong nagfe-fellowship with the Holy Spirit. Andyan na po ang ticket ninyo. Hawak nyo na po. Sabi nyo nga sa katabi mo, hawak ko na yung ticket ko. The Holy Spirit is already with us. Tinanggap na po natin siya. Nananalatay na po siya sa atin. Ang gagawin po natin, sulitin natin siya. Amen. Ngayon po, tignan natin limang rason kung bakit mas lalo nating masarap na sulitin ang ating ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Unang-una po sa lahat, every time we fellowship with the Holy Spirit, our fellowship with the Holy Spirit secures our faith. Sinisecure po nito ang ating pananampalataya. Sinisigurado po niya, alam niyo po, napakahirap ng buhay natin. At sa buhay natin ngayon, minsan magda-doubt na tayo. Lord, hanggang ngayon, hindi pa dumarating yung pagpapala ko. Lord, akala ko ba totoo ka? Ba't yung mga blessings mo, hindi ko nararanasan? Hindi ka naman ata totoo. Minsan nagda-doubt na tayo. Minsan nagke-question na tayo kung totoo ba yung Diyos na ating pinupuri at pinasasalamatan. Totoo ba yung Diyos na ating hinihingan, mga kapatid? Pero alam niyo po, pag ang Holy Spirit buhay sa ating mga buhay, ang Holy Spirit ay talagang gusto nating makasama at inaalaw natin na maka-fellowship sa atin, sinisigurado po nito ang pananampalataya natin at hindi mawawala. Sabi po sa John chapter 15 verse 26, Tagalog po, sabi niya dito, ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, yung patnubay po, ito ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sa mga pagkakataon po na nagda-doubt na tayo, the Holy Spirit will remind us that it is really God who's the real Lord and King of our lives. Siya po ang magsasabi sa atin na maniwala ka sa ginawa ng Panginoong Jesus. At pag napagtibay po ang ating pananampalataya, mapiplease po ang ating Panginoong Diyos at mabibigay po sa atin ang pagpapalang inaantay natin. Minsan po kaya nawawala po at tumatagal yung pagpapala natin na hinahangad natin. Kasi sa totoo lang po, dahil sa tao rin lang tayo, minsan dumadating tayo sa pagkakataon na nag-question tayo kung totoo ba darating pa. Minsan pag hindi agad natin nararanasan yung kasagutan ng ating mga panalangin, minsan hindi naman ata totoo. Wala naman atang Diyos. Pero ang maganda po, dahil meron po tayong Panginoon, may Holy Spirit po tayo, may banal na Espiritu po tayo sa atin, siya po ang magpapatotoo na anuman po ang pananampalataya natin sa Panginoon, totoo po yun at magaganap po sa buhay natin. Hindi lang po yan. In Romans chapter 8, verse 16 to 17, Tagalog na rin po. Sabi niya dito, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano pong ibig sabihin yan? Alam niyo po, minsan feeling natin we are unworthy. Feeling natin hindi totoo ang ating standing bilang anak ng Panginoon. But if the Holy Spirit is alive in our lives, mga kapatid, yan ang magpapaalala sa atin na anak tayo ng Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Anong ibig sabihin pag anak ka? Ibig sabihin, pagbibigyan ka ng Ama. Anong sabi pa po dyan? Sabi niya, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Parang hindi kayo masaya na tagapagmana kayo mga kapatid. Mas masasaya pa yung mga nag-aantay ng jacket kay Kuya Will. Sabi dito mga kapatid, yamang mga anak tayo ng Diyos, tayo ang tagapagmana ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang tagapagmana ng Diyos. Pag nawawala sa isip mo, feeling mo, hindi ka deserving,
Feeling mo, palpak ka. Feeling mo, ang daming hindi magandang nangyayari sa'yo. Pagbuhay ang banal na Espiritu sa buhay mo, siyang magpapaalala sa'yo, anak, hindi ka palpak. Anak ka ng Panginoon. Anak, hindi ka baog. Pinagpala ka ng Panginoon. Anak ka ng Panginoon. Yan po. Kaya lang minsan nalulupay-pay tayo sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi hindi natin ini-stir up ang buhay na banal, ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya mga kapatid, ito yung pagkakataon na kilalanin natin, i-acknowledge natin yung pangangailangan natin sa banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay. Importante na i-acknowledge natin na kailangan natin ng banal na Espiritu. Kahit anong panalangin natin, pag hindi nyo ina-acknowledge na kailangan natin ng banal na Espiritu, hindi natin makukuha yun. Sa salitang binasa natin kanina, it is the Holy Spirit. Siya ang magpapatotoo at na makukuha natin ang mga pangako ng Diyos. Amen. Kaya po, pag nanlulupay-pay ng inyong pananampalataya, ang banal na Espiritu po ang magpapaalala sa atin na ang Diyos natin ay buhay at anak niya tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya yung ticket nyo, sulitin nyo mga kapatid. Breakfast lang yan. Punta tayo sa lunch. Number two. Hindi lang po, ang fellowship natin, it will not only secure us of our faith, pero pangalawa mga kapatid, our fellowship with the Holy Spirit sharpens our understanding. Babaguhin nito ang ating pag-iisip. Madami pong Kristiyano, iniisip nila, talunan pa rin sila. Madami pong Kristiyano, iniisip nila, ay baka talaga malas lang ako. Siguro swerte lang talaga sila. Malas lang siguro talaga ako. Alam niyo po, hindi po yan ang isip na nasa Panginoon. At ang maganda po, ang banal na Espiritu ang magbabago ng ating nasa isipan. Kung ano, paano mo tignan, how you perceive. Alam niyo po kasi ang utak natin, it can easily be manipulated. Kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay, kung paano natin intindihin ang mga bagay-bagay, ito po ay nakaka-apekto ng ating pamumuhay. Magchismisan sila sa kapitbahay, marinig mo lang yung pangalan mo, sabihin nila, uta yan, wala namang pinag-aralan yan, hindi naman matalino yan, naririnig mo. Ay, baka nga hindi ako matalino. Ia-apply mo na sa buhay mo. Our minds can easily be manipulated. Pero alam niyo po, if the Holy Spirit is with us and the Holy Spirit is actively working in our lives, mga kapatid, the Holy Spirit will change what we think and how we see ourselves. Alam niyo po, in 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 12, Tagalog na lang po ulit. Ang sabi niya po dito, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinatanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Mga kapatid, maganda po ang isip ng Diyos para sa atin. Ang tawag nga sa atin ng Panginoon, anak niya eh. Alam niyo po, ang Panginoon, matalino, makapangyarihan. Kung anak tayo, ano ibig sabihin nun? Kanino tayo magmamana? Ah, tagapagmana nga tayo eh. Anong tagapagmana tayo? Tagapagmana tayo ng kagalingan ng Diyos. Tagapagmana tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Tagapagmana tayo ng wisdom ni Lord. Amen! Alam niyo po, isa sa nakita ko dito, tandang-tanda ko nung kapanahon ni Manny Pacquiao, nung mga heights ng mga laban ni Manny Pacquiao, nakalimutan ko kung sino yung kalaban niya. Pero yung time na tinanggap niya ang Panginoong Jesus, ang unang-unang laban niya, natalo siya. Nakalimutan ko kung sino yung kalaban niya nung time na yun. So malingaw-ngaw, kasi di ba si Manny Pacquiao, laging panalo. Wala ngang krimen sa Pilipinas pag laban ni Manny. Kaya nakakamiss yung laban ni Manny. Diba? Paglaban ni Manny, halos walang sasakyan sa kalsada. Paglaban ni Manny, halos walang tatay sa church. Hindi yan sa GalCM. Pero alam niyo po,
Nung mga panahon na yon, na laban ni Manny Pacquiao, kakatanggap niya lang sa ating Panginoong Yesus. Natalo siya. At itong sinanay, Junisha, medyo sinisisi pa niya na ayan kasi simula nung nag-born again. Natalo. Pero alam niyo po, doon ko nakita na evident na talagang naging Kristiyano na siya. Kasi nung natalo siya, wala siyang ibang sinisi. Hindi niya sinisi ang coach, hindi niya sinisi ang iba, hindi niya pinagtanggol ang sarili niya. Ang sinabi niya po, may ibang purpose layunin ng ating Panginoon. Pag nasa Panginoon po tayo, ang pag-iisip natin ay hindi katulad ng pag-iisip ng iba. At mangyayari lang yun pag buhay ang Banal na Espiritu sa atin. Naghihirap ang iba, naghihirap ka. Pero hindi mo iisipin na kaparehas mo sila. Kasi alam mong may layunin ng Panginoon. Alam mo na Romans 8:28, all things work together for good. Alam mo na anuman ang planuhin mo, sa kagaya ng sinabi sa Proverbs chapter 19 verse 21, anuman ang planong gawin mo, eh ang plano ng Panginoon pa rin ang mananaig sa'yo. Mga kapatid, mag-change lang ang perception natin sa mga bagay-bagay sa tulong ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Feeling mo ba mahirap ang buhay mo ngayon, kapatid? Mahirap, totoo. Hindi naman natin i-deny eh. Sino dito ang madali ang buhay? Paampun naman. Pero hindi po, masaya na ako sa Panginoong Yesus. Alam niyo po, mahirap pa ng buhay natin ngayon. Pero dahil sa ating Panginoong Diyos at dahil sa Banal na Espiritu na nagtuturo sa atin na may magandang layunin ng Diyos. Siya rin po ang magpapaalala sa atin ng ating Panginoong pinaglilingkuran ay tapat na Diyos. Hindi lang po tapat, siya po ay anong Tagalog ng fair? Patas! Kung pinagpapala ni Lord ang mga nasa labas, antay ka lang kapatid. Sabi mo sa katabi mo, antay ka lang. Antay lang tayo, pero sino po ang magbibigay sa atin ng assurance na yan? Sino ang magbibigay sa atin, sa kaisipan at sa puso natin ng assurance na yan? Ang Banal na Espiritu. Pag negative ang tingin mo sa buhay mo ngayon, kapatid, pag puro negative na lang ang perception mo, puro comments ka na lang, kapatid, kailangan mong laliman ang iyong relationship with the Holy Spirit. The more that you need the Holy Spirit to change your mind, mga kapatid. Hindi tayo talunan. Amen. Sabi mo, hindi ka talunan. Hindi tayo sinumpa. Amen. Sabi mo, hindi ka sinumpa. Sabihan mo yung katabi mo, declare mo nga sa kanya, hindi ka sinumpa. Hindi ka sinumpa. Sabihin mo, pinagpala ka. Sabihin mo, matalino ka. Sabihin mo, maganda ka, gwapo ka. Ang dami nagpapatangos ng ilon ngayon. Ang dami nagpaparinoplasty, tas ikaw na walang kakayanan magparinoplasty. Grabe naman. Sila binibigyan ako, wala. Pangit-pangit ko na nga, pangupailong ko. Wala pa akong pampaayos. Mga kapatid, maganda ka. Isipan ng mundo yan. I-ignite mong Holy Spirit sa'yo dahil maganda ka. You are created in the image of God. Amen. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, negative ang lahat ng paligid natin. Negative ang makikita natin sa mga Facebook, sa social media natin. Pero ang mag-aayos ng ating perception sa mga bagay-bagay na yan, yan po ang Banal na Espiritu. Gusto niyong sumaya? Kailangan niyo ang Banal na Espiritu. Kasi pag walang Banal na Espiritu, inggit ang mararanasan mo. Pag naiinggit ka sa buhay, naiinggit ka sa ulam ng kapitbahay, naiinggit ka sa pormahan ng iyong katabi, mga kapatid, kailangan nating paigtingin ang Banal na Espiritu sa atin. Amen. May kapanahunan tayo. Tapat ang Diyos. May purpose ang Diyos. Yan ang gustong i-ignite ng Banal na Espiritu sa atin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya sulitin mo yung ticket mo. Sabi mo sa katabi mo, sulitin mo yung ticket mo. Sulitin natin, mga kapatid. Pangatlo po. Ano po yung una? It secures our faith. Sinisigurado niya po na hindi tayo maggumewang ang ating pananampalataya at maging matatag ang ating pananampalataya. Pangalawa, it sharpens our understanding. Bibigyan niya tayo ng maayos na pangunawa ng galing sa kaharian ng Diyos, hindi pangunawa ng kapitbahay natin. Amen? Matalino tayo eh.
anak tayo ni Lord. Pangatlo, our fellowship with the Holy Spirit supports our thrust for righteousness. Ano po ibig sabihin nito? Sino po dito ang gustong magkasala? Siyempre, wala. Believe na ako pag may nagtaas ng kamay. Sino po ang gusto niya dito maging tuwid sa paningin ng ating Panginoon? Yan naman po ang gusto natin, di ba? Yung thrust is ang ating kagustuhan, yung righteousness ang maging matuwid sa paningin ng Panginoon. Yan naman ang gusto natin. Wala naman siguro dito ang gustong masaktan ng Panginoon. Meron ba? Wala. Pero po, kahit gaano natin gusto na hindi saktan ng Panginoon, napakasneaky ng kaaway. Kaya nga po sinasabi natin, hindi natin kayang mag-isa. Pero dahil merong banal na Espiritu na pwedeng tumulong sa atin, pwede po tayong mamuhay ng tuwid. Hallelujah. Alam niyo po saan? Yung pamumuhay ng tuwid, ang banal na Espiritu, tinutulungan niya tayo. Saan niya tayo tinutulungan? He helps us with conviction and consecration. He helps us with conviction and consecration. Kino-convict niya tayo. Tinutulungan niya tayong maging maayos ang buhay nating maging kaaya-aya sa mata ng Ama. Sabi po sa John chapter 16, verse 8, sabi niya, ito ang sabi ng Panginoong Jesus, pagdating niya, ang pinag-uusapan niya dito, ang tinutukoy niya, ang banal na Espiritu, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga sanlibutan tungkol saan daw? Ulit, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagdating niya, ay kanyang tutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, tungkol sa paghahatol ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, pagkasama natin o pagbuhay sa atin ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, alam natin kung ano ang tama at mali. Hindi tayo bulag. Madami sa atin, we still justify our sins. Hindi okay lang naman yung ganito eh. Okay lang naman siguro makainom ng isa o dalawang bote lang, di naman ako maglalasing eh. Ay, okay lang siguro na hindi ako mag-attend sa church. Isang linggo lang naman eh. Okay lang siguro na hindi ako makapagbasa. Okay lang siguro na hindi ako mag-pray bago kumain sa thank you Lord, amen. Okay na siguro yun. Pero alam niyo po, pagbuhay ang banal na Espiritu sa atin, alam natin, ang banal na Espiritu, sabi ko nga kanina, iibahin niya ang ating mindset. Siya rin ang magtuturo sa atin kung ano ang tama at mali. Marahil tama sa iba, pero sa Panginoon, mali. Ang banal na Espiritu ang mag-guide sa atin. Amen? Sinong gusto umiwas? Ako lang ba? Alam niyo po, ang banal na Espiritu ang tutulong sa atin. Alam niyo kung bakit gusto natin to? Kasi mga kapatid, gusto natin ma-experience ang rumaragasang pagpapala ng Panginoon. Sinong gusto maka-experience ng rumaragasang pagpapala? Explain ko ang pagpapala, mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos, hindi basihan ang gagawin natin. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil mabait ka. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil ay hindi tinatanggal ng Lord ang pagpapala niya dahil may nagawa tayong kasalanan. Hindi po nakasalalay sa kaya nating gawin ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng ating Diyos nakasalalay sa kaya niyang gawin. Anong ibig sabihin nito? Karapat dapat ka man o hindi, ang pagpapala ng Diyos, nandiyan kasi ang Diyos talagang mahabagin. Amen? May nagawa ka man o wala, ang pagpapala ng Diyos, nandiyan kasi ang Diyos natin, mapagmahal. So lahat tayo, we receive yung blessing ni Lord, pagpapala ni Lord. But mga kapatid, ang pagpapalang yan, pwedeng dumami, pwedeng maging wagas, pwedeng maging rumagasa. Depende na yan kung paano natin gagawin sa Panginoon. Basic yung blessing ni Lord, available sa'yo. Kailangan nyo ng candy, basic. Magpapakain si Lord, parang yan, magpapakain si Lord, isang manok,
isang chapsoy at isang kanin, yan ang pagpapala sa araw na yan. Lahat tayo pwedeng tumanggap na yan, karapat-dapat ka man o hindi. Pero para mabigyan ka ng iced tea, para madagdagan ka ng isang ulam, at mabigyan ka pa ng halo-halo for dessert, mga kapatid, nakabase na yan sa kung ano pa ang kaya natin gawin para sa Panginoon. Pag gusto pa natin ng more than the chapsoy and chicken, mga kapatid, let's live a life worthy unto the Lord. Let's follow and obey God. Amen. Kasi dyan dumadating yung extraordinary favor ni Lord. Kaya mga kapatid, pagpapala sa atin ng banal na Espiritu, yung tulungan niya tayo para maging tuwid ang ating pamumuhay sa Panginoon, isa yun sa susi para ma-experience natin yung more than the chicken and the chapsoy. Isa yun sa susi para ma-experience natin yung rumaragasang pagpapala na gusto nyong matanggap. Ayaw nyo, no? Pero mga kapatid, we need to stir up the Holy Spirit in our lives. Because the Holy Spirit is the key for us to be worthy in the eyes of the Lord. Hindi lang po conviction and consecration, but it also helps us with our character. Sabi nyo nga po, character. It helps us with our character. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit, subalit ang bunga ng Espiritu ay, sabay-sabay natin basahin, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at yung pagpipigil sa sarili, napakahirap. Sino magaling magpigil sa sarili dito? Kaya niyang pigilan ang sarili niyang hindi mag-extra rice. Sino dito ang kaya niyang pigilan ang sarili niyang hindi i-check out ang kanyang nasa basket? Mahirap, mga kapatid. Mahirap. Mahirap. Pero alam niyo po, our character inside, mga kapatid, hindi natin kayang ayusin yan. Alam niyo po, when we were the first week of August, nasa Campus Rev kami, ang ganda na revelation, totoo naman, pag itry natin trabahuin ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, ay, gumagaling na ako magbasa ng Tagalog, pagpipigil sa sarili, mga kapatid, pag itry natin trabahuin yan, hindi natin kayang trabahuin sabay-sabay. Ang tendency niyan, tinatry mong trabahuin yung pagpigil sa sarili, nakokompromise ang isang bagay. For example, ikaw mahilig kang mag-add to basket sa Shopee. At ang kagalakan mo ay mag-check out na everyday may dumarating na parcel sa'yo. Close na kayo ni Kuyang JNT, any express rider. At gusto mo nang itry na magkaroon ng self-control, pagpipigil. Pinipigilan mo. Tinatry mong i-work out ang pagpigil sa sarili, pero nako-compromise ang kagalakan mo. Hindi ako pinipigilan ko mag-check out, pero hindi ako masaya. Hindi ako nakapag-check out. Hindi kami nagkita ni Kuya Driver. If we do something on our own, nako-compromise ang ibang bagay. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu sa atin. Bakit? Kaya nga hindi po fruits ang sinabi dyan. Kasi pag banal na Espiritu ang kikilos, walang mako-compromise, all in one. Amen. Sabihin mo, all of the above. Kaya nga po, mga kapatid, kailangan natin ang banal na Espiritu. Paigniting natin ang ating pagsasama o yung pag-fellowship natin sa banal na Espiritu. Kasi pag in-ignite natin ang fellowship natin with the Holy Spirit, siyang magsasabi sa atin, mali yan, tama ito. Siya rin ang magbabago ng ating puso para maging kaaya-aya tayo sa paningin ng Panginoon. At pag na-delight ang Panginoon sa atin, ano sabi diyan? Psalms, delight in the Lord, and He will give you what? The desires of your heart, mga kapatid. Ang susi, maigting na fellowship. Kaya sulitin mo na siya. Nasa atin na.
ready nang mag-minister ang banal na Espiritu sa atin. Hindi natin siya nasusulit, mga kapatid. Kailangan natin siya. Pangapat, our fellowship with the Holy Spirit sustains us. Hallelujah. Sustains. Siya po ang nag, ang bang Tagalog ng sustain? Siya po ang kung susuko ka na, para hindi ka sumuko, siya ang mananatili sa'yo para nakatayo ka pa rin at malakas ka pa rin, mga kapatid. Alam niyo, may kakilala kami, may naka-fellowship kami, mag-asawa, yung babae po, ay dumating sa time ng depression talaga sa kanyang life. Super depression na talagang dumating na sa almost pagkuha ng kanyang sarili buhay. And yung husband niya, kahit anong gawin na pagko-comfort, kahit na anong gawing pag-encourage ng asawa niya, kahit ano nang ipakita ng asawa niya, walang umeepekto sa kanya. Depressed pa rin siya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po, nothing can sustain us. No one can comfort us. No one can strengthen us like how the Holy Spirit can comfort and strengthen us. Iba po mag-comfort ang Holy Spirit. Iba ang mag-strengthen. Sabi po in John chapter 16 verse 7, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang gusto ko pang basahin yung English kasi napakaganda. Ito po ay amplified version. Ang sabi niya dito, "But I tell you the truth, it is your advantage that I go away." Sabi ng Panginoong Jesus, advantage nyo pag ako'y mawala. Kasi pag hindi ako mawawala, the helper, which is the Holy Spirit, sino, ano ang explanation, niya dyan sa Holy Spirit? Siya po ay helper, ibig sabihin tumutulong. Siya ang comforter, ibig sabihin nagko-comfort sa'yo. Siya ang advocate, siya ang iyong intercessor, siya ang iyong counselor, siya ang iyong strengthener, and standby will not come to you. But if I go, I will send him to you to be in close fellowship with you. Mga kapatid, kailangan mo ba ng mag-a-uplift sa'yo? Akala mo makukuha mo sa asawa mo, pero ini-encourage ka ng asawa mo, wala pa rin nangyayari. Down ka ba? Akala mo makukuha mo sa mga kaibigan mo, yung mga yan, para ma-strengthen ka at ma-comfort ka? Mga kapatid, the Holy Spirit can comfort and strengthen you. Ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, ano man po ang bigatin nyo ngayon, wala pong tao ni isa sa atin dito ang may kayang mag-console, yumakap at magmahal sa'yo at magpakita ng kilos niya kagaya ng ating banal na Espiritu. Kaya po, kailangan natin ng banal na Espiritu. Sino dito ang hindi dumadaan sa downtimes? Sino dito ang hindi dumadaan sa kalungkutan? Sino ang hindi dumadaan sa sakit sa loob? Sino dito ang sumasakit ng kanyang loob? Lahat po tayo dinadaanan natin yan. Pero ang magpapamaintain po sa atin ng kalakasan ay ang ating Panginoon. Kaya importante po, nai-ignite natin, sulitin natin, nasa atin na ang tulong. Andyan na yung tulong, i-ignite na lang po natin. Lastly, mga kapatid. Ano yung una? Pag inigting natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, lalo na sa Holy Spirit, ang fellowship natin with the Holy Spirit, ang ating pananampalataya ay titibay. Hindi lang titibay ang ating pananampalataya, babaguhin niya ang ating isipan, bibigyan niya tayo ng sharp understanding, renewed mind, para makita ang mga sitwasyon kung paano makita ng ating Ama. Hindi lang po yun, ano ang sabi niya? Siya rin po ay sumusuporta para tuluyan natin maabot ang pagiging tuwid sa mata ng Panginoon. Ang hindi lang po yun ang Holy Spirit, ano pa ang ginagawa niya? Hindi lang tulungan tayo para maging tuwid, pero tulungan tayong maging malakas sa mga panahon na tayo ay nanghihina. He sustains us. And lastly, our fellowship with the Holy Spirit strengthens our prayers, mga kapatid. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po kayo nananalangin mag-isa. The Holy Spirit is praying for you. Sabi po sa Romans 8, chapter 8, verse 26 to 27,
In the same way, the Spirit helps us. Tagalog na lang tayo. Mas maganda. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Ano man po ang pinapanalangin ninyo, pinapanalangin po kayo ng Holy Spirit sa ating Panginoon. Hindi po kayo nagpe-pray mag-isa, sabihin mo, hindi ka nagpe-pray mag-isa. Pero pag hindi maigting ang inyong relationship, mga kapatid, pag hindi maigting ang inyong relationship with the Holy Spirit, kaya kailangan natin ng Holy Spirit. Ano po ang good news ko? Again, mga kapatid, good news, if you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit is already in us. Good news, we welcomed the Holy Spirit a while ago, and the Holy Spirit is here now. Andito po ang Holy Spirit. Handa pong kumilos sa inyo. Mga kapatid, nagda-doubt na ba kayo na Diyos, Diyos ka ba talaga sa buhay ko? Ang gusto i-assure ng Holy Spirit sa iyo, kapatid, totoo ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Gusto rin i-assure ngayong umagang ito, mga kapatid, ng Holy Spirit na tayo ay anak ng Diyos. Tagapagmana tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Gusto tayong i-assure, mga kapatid, ng Holy Spirit ngayong umagang ito, mga kapatid, na anuman ang pinagdadaanan natin, pinagdadaanan lang natin yan at hindi yan ang plano ng Panginoon sa atin. Ang plano ng Panginoon sa iyo, katagumpayan. Hallelujah! Ang plano ng Panginoon sa iyo, kasiyahan. Hallelujah! Ang plano ng Panginoon sa iyo, pagpapala. Gustong baguhin ng Holy Spirit ang isip mo ngayon. Mga kapatid, ngayong umagang ito, andito ang Holy Spirit. Ang plano ng Holy Spirit sa atin, tulungan tayo maging kaaya-aya sa ating Panginoon. May mga nagawa man tayong kasalanan kahapon, may nagawa man tayong kasalanan kanina, mapagpatawad ang Diyos at ang Holy Spirit tutulong sa atin makarecover at i-guide tayo nang hindi ulit tayo mahulog bukas. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ang Holy Spirit, mga kapatid, nandito. May bigatin ka ba? May iniisip ka, may buhat ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka. The Holy Spirit is here willing to comfort you, to strengthen you, mga kapatid. And the Holy Spirit wants to assure that He is praying and interceding for you. Let's all bow our heads, church. Hallelujah. Mga kapatid, the Holy Spirit is here this morning. Let's just acknowledge our need. Kilalanin po natin ang pangangailangan natin sa banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay. Gusto pong kumilos. Gusto po ng banal na Espiritong maranasan natin ang buhay na kasiyahan sa ating Panginoon. At ngayong umagang ito, gusto po ng banal na Espiritong mag-minister at kumilos sa inyong buhay. Gusto ng Panginoon, patatagin ang iyong pananampalataya. Gusto ng banal na Espiritu, maging assured ka sa standing mo as anak ng Panginoon. Gusto ng banal na Espiritu, isabihin sa iyo, anak, hindi ka nag-iisa na nananalangin sa lahat ng suliranin mo. Andito ako, kasama mo ako, nilalaban kita sa Ama. Andito po ang banal na Espiritu sa iyong kabigatan, sa iyong mga problema, sa iyong mga iniiyak, mga kapatid. Sinasabi ng banal na Espiritu, anak, I am the comfort that you need. I am the strength that you need. Let's just acknowledge the need. Come on, church. Kilalanin po natin ang pangangailangan natin sa Diyos. The Holy Spirit is here this morning. Gusto niya kumilos sa buhay mo. Gusto
niyang kumilos sa buhay mo. Let's just acknowledge our need for the Holy Spirit. Oh, Lord God. Holy Spirit, just move. Move this morning. Oh, God, just move, oh Lord. Sana ito'y maging awit natin ngayong umagang ito. Panginoon, hindi po ako hindi sapat. Hindi ako sapat. Pag wala ka, banal na Espiritu sa buhay ko. Hindi ako sapat. Hindi ko kaya ang challenge sa mundong ito. Kung wala ka sa buhay ko, Panginoon, hindi ko kaya ang bigatin na to. Kailangan kita. Katagpuin mo po ako ngayong umagang ito. Panginoon, sa mga pangangailangan mo, kailangan kita. Katagpuin mo po ako. Lord, bigat na ako. Kailangan kita. Be my comforter. Strengthen me, God. Sustain me today. Ito po sana maging awit natin ngayong umagang ito. Sige po, magkulay-kulay lang tayo sa presensya ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon kumilos. Sige po, i-acknowledge nyo ang pangangailangan natin sa Panginoon. Ba't hindi mo itasang yung kamay? Kung gusto mo humingi sa Panginoon, itulong mo lang sa Lord. The Lord wants to have fellowship with you right now. The Lord wants to minister to you right now. Sa mga bigati mo, pag nalulupay-pay ka, gusto kumilos na Diyos. Sa mga problema mo, gusto kumilos na Diyos. Ipakita mo ang kailangan mo sa Kanya ngayong umaga nito, kapatid. The Holy Spirit is here. Say, Lord, I'm not enough. Oh, Lord God. Unless you come, oh, will you meet me here again? Meet us here again. Meet us here. Sige, kapatid. Iyak ko lang sa mga Lord. Dalihin mo sa Lord. Ipahalap mo sa banal na Espiritu. Ang iyong nasa puso. Ang iyong kagustuhan. Unless you come, will you meet me here again? Holy Spirit, manifest in our midst today. That's all I want. It's all you want. Will you meet me here again? I'm not enough. Unless you hindi po ipagkakailan ng Panginoon ang kanyang pag-inos sa pangangailangan sa ating kabigatan sa patulupay-pay natin, mga kapatid. Hallelujah! The Lord is in this place, not for a minute. What's I could say again, the Lord is in this place. The Lord is in this place. Holy Spirit, move. Holy Spirit, Holy Spirit, move. I want to awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Sige po, hingilin mo lang sa Panginoon ngayon. Andito po ang Diyos. Iiyak mo lang po ang pangangailangan mo. Gusto kong yakapin ng Panginoon. Sige po, huwag kang mahihiya. Gusto kong kumilos na Lord. Sige po, abutin natin ang Diyos. Holy Spirit.
Holy Spirit is here. Allow to be ministered. The Holy Spirit is here. Be comforted by the Holy Spirit. Receive strength and assurance from the Holy Spirit, church. Ng pagkilos ng Panginoon. Ba't hindi po kayo tumayo? Ba't hindi niya po iabot yung kamay niyo na Lord? Kailangan pa namin kumilos. Sige po. Bakit hindi po kayo tumayo? Taas niyo yung mga kamay niyo na Lord. Kailangan namin ang pagkilos mo. Holy Spirit, kailangan namin sa buhay namin. Hingin po natin sa Holy Spirit. Sabi po niya, sabi po ng awit natin, hindi po tayo ipagkakaila ng Panginoon sa kanyang tulong, sa kanyang pagkilos. Bubuhayin ng Panginoon ang ating pananampalataya. Iko-comfort tayo ng Panginoon. Bibigyan na tayo ng assurance. Bibigyan na tayo ng kalakasan. Ang Panginoon ang magbabago ng ating kaisipan. Ang Panginoon ang tutulong sa atin para sa ating mga panalangin. Sige po, abutin natin ang Lord. Aming mga kamay na nakataas, God. Nakikita mo ang bawat isang kamay na nakataas. Nagpapakita na kailangan ka namin sa aming buhay. Nagpapakita na gusto namin, Panginoon, na maka-fellowship ka lalo, Panginoon. Walang iba may pwedeng magpagtatag ng aming pananampalataya. Walang may pwedeng ibang magbago ng aming pangunawa at kaisipan. Walang iba may pwedeng magpalakas sa amin, mag-comfort sa amin. Walang iba may pwedeng tumulong sa amin, kundi ikaw lang, Banal na Espiritu sa aming buhay. We acknowledge our need, God, this morning. And Lord God, please touch us today. Minister to us today. Minister to your people today. Holy Spirit, reach out every heart. Reach out every mind. Reach out every life today. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. You are precious to us, Holy Spirit. We value you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Salamat, salamat. Hayaan mo, Panginoon, na maging buhay ka sa puso at isipan at sa buhay ng bawat isa. Kagaya ng panalangin ni David, huwag mo hayaan na malayo kami sa iyong banal na presensya, Panginoon. Kundi mas lalo kaming mapalapit sa iyo. Matuwid, maging matuwid kami at matulungan kaming mamuhay ng tama sa iyo. At lalo naming maranasan ang mga pangakong pagpapala mo. Salamat po. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan na aming mananakop na si Jesus. Amen. And amen. And amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Patuloy po natin i-desire ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating buhay, mga kapatid. Sana ito lang po ay simula sa bawat araw. Let's continue to strive. Holy Spirit, help me today. Pagising natin sa umaga, Holy Spirit, be with us today. At alam ko po ang pagpapala mararanasan natin. Minsan pa po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, ito na po yung pagkakataon para tayo magbigay para ng ating kaloob sa Panginoon. Ihanda na po natin ang ating mga kaloob.
Ang isang patunay po ng ating pagmamahal sa isang tao ay pag kung kaya nating magsakripisyo para sa mahal natin. Para sa ating nililigawan, para sa ating pamilya, we give our best just to show that we love them. As we are declaring that we love the Lord today, let's also give our best. As we always say, you can give without loving, but you cannot love without giving. Mga kapatid, tayo po'y mag-alay ng the best na handog natin sa Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayo. Not for a minute, yes, Lord, was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Thank you, Lord. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, troubles awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Lahat po ng masaya at naranasan ng pagkilos ng ating Panginoon ngayon, sumigaw ng hallelujah! Parang wala, mahina. Sumigaw ng hallelujah! Alam niyo po, pag as we declare today, bago po tayo mag-declare, dapat po masaya tayong magdi-declare. At dapat meron tayong kampiyansang magdi-declare na ang mga bagay-bagay na ating ihahayag ay gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! Yes. Taas po natin ang ating kanang kamay at ilagay po natin ang ating kaliwang kamay sa ating mga puso. Handa na po ba kayo? Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 6, whenever we come to the throne, let's approach the throne with confidence. Amen. Confident na gagawin ng Panginoon ang mga bagay-bagay na ito. Come on, let's raise our hands. Let's start. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified. Today, I declare that with the open heaven by the blood of Jesus, the Holy Spirit rests upon me and will remain to secure my faith, sharpens my understanding, supports my thrust for righteousness, sustain me in my times of trial, and strengthens my prayer. I declare that as I have surrendered to the Holy Spirit, my mind and heart are set on what the Spirit desires. I am governed by the Spirit who leads me to life and peace. I am in the realm of the Spirit, and the Spirit of God lives in me. This is my declaration in Jesus' mighty name. Amen. Purihin natin ang Diyos. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay dapat sa lahat at hahanapin natin. Sumasamba sa'yo sagat sa galana kasi tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sagat sa galana kasi tunay na nadarama. May the mercy, the grace, and the favor of God be with us this week, and let His presence continually follow each and everyone with testimonies to come in the mighty name of Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you for joining us today. God bless you. Hallelujah. Sa buhay ko ito, pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sagat sa karana kasiyahan tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo sagat sa karana kasiyahan tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko
sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di man let go. Sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sagat sa karanang kasiyahan. Tunay na nadarama ko.